What's up? And welcome back to Learn with King Kai. Ayan guys, no? Mayroon tayong pag-uusapan ngayong gabi tungkol sa Facebook Reels, guys. So, mayroon akong tanong sa inyo. Una, gaano nyo naintindihan yung ating Facebook Reels? At ano po ba yung goals nyo dito, guys, sa Facebook Reels? So, sa tingin nyo, guys, porque mag-upload lang tayo ng video or basta ano yung moment natin, ano yung ganap natin everyday sa mga activity. Ayan, sa tingin nyo, okay lang po ba na mag-upload na mag-upload na mag-upload? Ayan, so yan yung mga tanong ko sa inyo, guys. So anyway, sobrang simple lang itong pag-uusapan natin ngayon at sobrang simple lang naman po itong i-share ko sa inyong part ko tungkol sa Facebook Reels, guys. So, pero base sa pag-aaral at base sa pagre-research natin, guys, ang Facebook Reels, guys, ay dapat meron tayong originality. So, hindi porque nag-upload tayo, okay na yun, fine, ganun. So, ito guys, meron ako mga tips na ibibigay pa sa inyo para po at least meron tayong pagkukuhanan ng meron tayong pagkukuhanan ng some ideas. Ayun. So, syempre bago tayo mag-umpisa, guys, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe at hindi niyo pa kilala ang aking channel, please hit like, subscribe and share na rin sa ating video. Okay? So, ngayon, guys, meron akong from TikTok, ayan, from yan katulad ko niyan, may original, may from from TikTok, ayan, so, ayan, meron namang, basta iba't ibang ganap, guys, so, anyways, ang pag-upload sa TikTok, sa Reels, guys, ay ito, number one tips po, dapat meron tayong goal, dapat meron tayong goal, katulad na lang, guys, na dapat i-reach muna natin yung followers, kung ilan po yung requirements ni Facebook, ano. So, kung hindi ako nagkakamali, si Facebook ay nag-re-require siya ng 1,000 followers, dapat ma-hit mo siya in 60 days po. So, ilang buwan po ba yung 60 days, guys? Ayan, ang 60 days ay 2 months lang po siya. So, dapat in 2 months, guys, makakuha ka ng followers na 1,000. And of course, guys, yung kanyang next one, guys. Ayan. Pangalawa na goal natin, guys, sa Facebook Reels ay bawal po mag-upload from TikTok, from Instagram, from YouTube, from Messenger. Yan. Alam niyo kung bakit, guys? Si algorithm ay meron silang parang isang tools na doon po dumadaan ang lahat ng ina-upload sa iba't ibang social media platform, guys, ano. So ngayon, once na nag-upload ka kay YouTube, guys, at ililipat mo siya kay Facebook, hindi po siya ma-valid as a monetized video po. Alam niyo kung bakit? Kasi po lumalabas na po siya na isa na siyang reuse content. So like TikTok po, no. So even sabihin na natin na si TikTok, pwede natin siya i-connect sa ating Facebook. Pwede natin siyang gawing reference account. Pero po, hindi siya, ang mga video kay TikTok, hindi po pwedeng i-upload kay Facebook po. Kasi isa rin po siya sa mga hindi allowed kay Facebook. Ano? So, sa Facebook, guys, wala kang gagawin kay Facebook. Kundi, as in original, guys, even short video, long form video, or tinatawag natin na regular video, no? Dapat, guys, original po talaga na wala kang in-upload on any sites o social media. Then, number 3 po, guys, ayan. So, nagkaintindihan na po tayo sa may number 1 and sa number 2 po, ano? Number 3, guys, ayan, bawal po ang bata, guys. So, karamihan sa ating napapanood, guys, sa TikTok, guys, no? May mga ina-upload silang mga bata. Like, for example, mga below 1-year-old, 2-year-old. Minsan, baby pa, guys, no? Yung mga moment ng baby, ina-upload nila sa Facebook ng mag-isa. Pagka mag-isa lang siya, guys, hindi po pwede kay Facebook yan. Kasi, ano siya, guys,
against siya sa ano, no, like child abuse, or naka-restrict siya na dapat 18 years old pataas po, yun po yung pwede kay Facebook po, ano. So dapat kung mag-upload po tayo ng baby, dapat po may kasama pong nanay, ate, or na mas nakakatanda po, ano. Then the next one, guys, ang number 4 natin ay yung walang image. Like for example, may binibidyuhan tayo na some, kunyari, nag-drawing lang, guys, o nag-drawing, ganun, or may ginagawa lang tayo mga art na kunyari, ganun lang, walang music, walang salita, basta nakadrawing. Isa din po yan sa mga hindi po pwede kay Facebook po. So, hindi rin yan siya pasok doon sa kanyang, ano no, sa kanyang monetization process. Okay? So, number 5, ayan, yung mga copyright music, guys, yung mga, may mga tugtog dyan, ayan, yung lalo na yung, basta lahat ng copyright music, guys, wala naman siyang pinipili na kung ano, basta lahat ng may copyright music, guys, ay bawal na bawal po sa pag-upload kay Facebook or ilalagay natin sa video natin. Si Facebook, guys, meron siyang mga free music, ano, so sa Reels natin, meron siyang nakasit up dito na pwede ka maglagay ng video sa iyong, ng music sa iyong video, no. So, the next one is yung random music, random video, guys. Random video, ano po ba ibig sabihin ng random video, guys? Ibig sabihin, mag-upload tayo ng iba't ibang video, iba't ibang ganap, iba't ibang content. Hindi po pwede yan, guys. What? Kasi, bakit? Kasi po, dapat sa ating Reels, guys, or sa ating Facebook page, ayan, dapat po, nakatutok lang po tayo sa isang content or yung tinatawag po ng niche sa loob ng Facebook po, ano. So, sa Facebook, ikumpara mo si Facebook at si TikTok, ikumpara mo si Facebook at si YouTube, guys, eh mukhang wala po silang pagkakaiba. Almost the same na mga, ano, no, do and don'ts nila, guys, no. So, bawal po yung ano, guys, no, bawal yung content na paiba-iba, guys. Much better at para ang tao, mas makikilala ka ng tao kung naka-steady ka lang talaga sa isang niche or sa isang content lang po. Like for example, travel vlog ka. So, it's your content, guys, it's all about travel vlog. So, wag mo nga haluan ng pwede mo siyang i-twist ng travel vlog na haba na nagluluto ka. At least, andun pa rin po yung travel sa loob ng iyong video po. So, for example, pupunta kayo sa mga magagandang pasyalan, guys. Siyempre, it's part of travel vlog, guys, no? So, yan. Kahit anong gagawin mo, guys, na kahit medyo ititwist mo siya, pero ang importante po ay andun yung niche mo or yung content mo nakapaloob sa video. Then the next one, guys, ay yung pag-post ng matagal. For example, mag-post tayo, guys, ng once a week lang ako mag-post, okay na yon. Dapat twice a week or once a month, ganun, guys, no? Muna-muna, guys, bawal po yon. Alam niyo kung bakit po? Kasi the more na matagal yung ating pag-upload, guys, eh bumabagal po yung ating views. O yung tinatawag, guys, na analytics or nasa dashboard natin yan, guys, like audience retention, yung views everyday na tumatakbo, yung basta marami po yan dyan, guys, sa loob ng dashboard, ano. So kung gusto niyo malaman, guys, ayan, tingin lang kayo dyan sa mga dashboard ng inyong Reels, guys. So anyway, dapat po, guys, ang tama po na gagawin natin ay yung dapat everyday po tayong nag-upload na dapat may goal tayo, guys. Like for example, sa short lang po tayo, guys, sa Reels. Sa Reels naman, ang pinakamatagal na sa Reels, guys, ay yung 30 seconds, matagal na yung 30 seconds, 30 seconds and 1 minute, guys. Matagal na po yun, ano. So pwede natin siyang gagawin ng kung talagang makatutok tayo dito, guys, sa ating Reels, guys, no. Pwede tayong mag-upload ng almost 10. So goal na po 'yan, guys. Goal na yan, or my daily goal ka na gagawin na dapat in each day mag-upload tayo ng almost 10 videos po. 10 videos. Ayan.
So, yan yung 10 kailangan natin gagawin sa ating Reels, guys, dahil ang Reels ay hindi po madali na ma-monetize ka dyan at hindi po madali mag-easy money sa Reels video. Ayan, so sana may naintindihan kayo sa aking tutorial na to at sa tips natin, no? Ayan, so maghanap pa tayo ng ibang tips paano kumita sa Facebook Reels. Ayan, so that's it our tutorial for today, guys. Ayan, thank you so much for watching and don't forget to hit like, subscribe, and share na rin sa ating video. Bye!